after natin na ma-steal pa siya, malinisan. So, ang next na gagawin natin, siyempre, paklasin natin yung drain bolt para ma-drain natin. So, ayan mga kaibigan. Ayan, so pinalitan na natin ang lagayan. Babaklasin na natin ito na pinaka plate niya sa iba. Kita niyo yan. Ayan o. Yung latak na nakukuha ko. Alright. So, magandang araw sa inyo mga kaibigan. Sa mga ka-DIY natin. So, gagawin natin ngayon ay lilinisan natin yung pinaka transmission natin sa pamagitan ng pagpalit ng oil sa ating transmission. So, sa ating transmission na 5 speed. Actually, itong transmission na ito ay pang 5K. Pang 5K engine ito. So, 4K gamit natin. Nagpalit ako ng transmission. Ako na rin nagpalit niyan. From 4 speed, ginawa nating 5 speed. So, ngayon, dahil nung ikinabit ko yan mga kaibigan ay napakarumi po ng langis. Siyempre, change oil ko noon. Pero, hindi ko nabuksan ito. So, ang gagawin kong mamaya, i-drain ko muna yan. Ito po yon, yung nut na yan. Tanggalin lang natin, o yung bolt na yan, tanggalin lang natin yan. Yung drain bolt na yan. Tapos, i-drain yung langis. Pagkatapos nyan, ay babaklasin ko itong mga takip na ito. Yan. Tapos, lilinisin, tatanggalin yung mga latak. O, kasi may mga latak yan eh. Kasi noon, naglinis ako ito lang. Yung dito lang, binaklas ko yan, pati ito. Binaklas ko ito. Tinanggal ko yung mga latak. Dito lang na part na ito. So, meron pa yan dito. So, ngayon, yan yung gagawin natin mga kaibigan. So, panoorin nyo lang ito. This is your DIY Master PH. Please watch this video and support my channel. So, ang kailangan natin dyan mga kaibigan, syempre steel brush. Linisan muna natin yan bago natin baklasin yan. Tapos, yung pang ano natin ng langis para pag nag-drain tayo. Then, yung syempre yung open lang to gamit ko. Ang tanggal dito sa drain bolt natin. So, tutukan nyo lang mga kaibigan. No? So yun mga kaibigan, after natin na may steel brush yan, malinisan. So ang next na gagawin natin, syempre, babaklasin natin yung drain bolt para ma-drain natin yung langis. The same lang ang process nito, 5K at saka itong 4K natin na transmission. Then syempre, kuhanin natin yung langis niyan. 5K transmission ito, ano? Kasi 5 speed ito. Yan mga kaibigan. Na-drain ko na. Okay. Ayun yung ano. Okay pa yung langis na yan kasi kailan ako nag-change oil yan eh. Ayan. Yan mga kaibigan. Nakuha ko na yung langis. So, magpapalit lang ako ng ano, lagayan. Kasi hindi lahat yan ang kukunin ko. Kasi yung sa dulo niyan mga latak-latak na eh. Ayan. So, pinalitan na natin ang lagayan. Okay. Kasi medyo malatak na yung mga yan. Ayan. So, ito yung natanggal natin mga kaibigan. Basta tanda lang natin. SAE 90 ang gamit natin dito sa transmission. Ng ating Toyota 4K or 5K transmission. 4 speed and 5 speed. So, ayan. So, baklasin na natin yung pinaka-cover. Yung pinaka-cover mga kaibigan ang babaklasin natin. Yung nasa baba, babaklasin natin yan. Yung pinaka cover niya, baklasin ko yan. Then linisan natin, tanggalin yung mga latak. Ayan, natapos na nating tanggalin yung mga nut. Maliban dito sa isa. Last. Okay. Tapos na yung mga na, tanggal na yung mga tornilyo. So, kunting sikwat lang. Kaya pakpok. Sorry. Magsak mga kaibigan. Ayan. Magsak siya. Ayan, nakikita nyo. Malatak. Okay, yan yung lilinisin natin. Tapos yung ibabaw, okay naman. Malinis. Yan siya. Tapos yung ibabaw naman mga kaibigan. Yan naman siya, okay?
yung wall niya, okay, malinis. And the rest, okay. Okay siya. Ingat na tayo matulungan yung ating cellphone. So, ano yung mga gears? Yes, okay. Condition pa yan. Maganda. Okay. So, ang lilinisan lang natin, ito. Yan, malatak yan eh. Grabing kapal ng latak. Tapos, ibabalik lang din natin yan. At lalagyan ulit ng langis. Okay. Yan, pang 5K na transmission itong sa akin eh. May nakasulat na 5K doon sa kabila. Okay, mga kaibigan. So, linisan lang natin. Napakasaglit lang gawin ito. Basta langis lang ang kailangan. Mura lang naman yung langis ng transmission, yung SAE 990. So, tara, linisan natin yung ating oil pan. So, yan mga kaibigan. Kita nyo yan. Yan o. Yung latak na nakukuha ko. Tapos, ito, meron pa dito. Yan, linisan lang natin. Tapos, kakabit na natin mamaya. Ito yung tutukoy ko. Na latak. Na dapat malinisan. Kasi isa yan na nakakapag-lesson ng optimal or optimum performance ng ating transmission. So yan, punasan ko na lang yan. Tapos linisan ko, kakabit na rin natin. So yan mga kaibigan, kakabit na natin yung anim na tornilyo. Anim ba ito? Ay, hindi lang anim, napakarami niyan. Kabit natin para sa oil pan. Then, pagkatapos nito, ay isali na natin yung langis. So yan mga kaibigan, magsasali na tayo ng langis. Baklasin muna natin to. Para lagyan natin ang langis. Yan, tapos dyan natin lalagay yung langis. So ito yung sasali natin. Ito yung sasali natin mga kaibigan. SAE 90. Lock natin. Cut mo yan dito ka. Ayan, gumamit tayo ng improvised na funnel mga kaibigan. So dito tayo magsasalin. Ayan, gear oil yan. So medyo matagal, hintayin lang natin. Ginabi tayo eh. Ayan mga kaibigan, oh. Nagsasalin tayo. So yan, hintayin lang natin yan hanggang sa yan ay mapuno. So at least napalitan na natin yung langis at kampante tayo na okay na yung lubrication ng ating transmission. So thank you so much mga kaibigan. Lagyan ko na lang ng langis yan hanggang sa ma siya nga pala. Yan, sa paglalagay natin ng langis, hanggang dyan lang mga kaibigan. Pag tumulo yan, ibig sabihin okay na yun. Ganun lang yun ang palatandaan yan. Okay? Hanggang dito sa, hanggang dyan sa ating filler na butas, dyan natin ipaabot yung langis. Pag tumulo na, okay na, tapos na. So, ganun lang naman, no? Thank you so much for watching. This is your DIY Master PH. Please like this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much mga kaibigan.